Share ko sa inyo yung homemade pizza namin dito. So, ako lang yung gumagawa nun kasi yun ang gusto nila. So, ang kailangan lang natin is gumagamit ako ng yogurt. Okay? And then, oil. Ito siya, cooking oil. White sugar. And then, konting salt. Okay? Baking powder. Yes. Ito yung camera gamit namin dito. At saka, gumagamit din ako ng, ito yung ginagamit ko, fresh milk. Okay? So, konti lang naman ang gagawin ko ngayon. Konti lang, para lang sa kanila. So, start na tayo. At saka pala guys, ito yung gamitin natin. So, kahit ano, so, kayo na yung bahala kung ano ba yung shape na gusto nyo na, ano. Ang akin, yung iba kasi ang nilalagay nila is yung flour dito. Pero ako, nilalagyan ko siya dito ng oil para hindi siya madikit pag maluto siya mamaya. So, mamaya pa naman natin ito gamitin. So, papakita ko lang sa inyo para alam nyo kung paano gawin. Okay? Masarap to guys. Promise. Try nyo. Kasi ito yung fave nila. Pibusto nila. Lagi silang nagpapagawa sa akin. So, start na tayo. So, first, tutunawin lang natin lahat ng ingredients. Okay. Fresh milk. Okay. And then, sugar. So, mga, ano lang to guys, mga 3 spoon of sugar. Okay. And then, baking powder. Konti lang din. Kasi konti lang ang gagawin natin. Lahat ng sobra. Hindi maganda. Okay, so maglalagay na ako ng oil. Yogurt. Mga 2 spoon ng yogurt. Bakit gumagamit tayo ng yogurt pala guys? Itong yogurt is para hindi matigas. Hindi matigas yung ano niya, dough niya. So, dapat gumagamit tayo ng. So, ilalagay lang natin lahat ng ingredients and then i-mix natin lahat. So, okay. Tapos na tayo dito. And then, konting salt lang. Konting salt lang. And then, i-mix natin. Make it sure lang, guys. Mix nyo ng maigi. So, ang toppings nito pala, nang maglalagay ako ng yung ham at saka cheese, olive, and then the mozzarella cheese pala. So, okay. Mag-start na tayo. So, lalagyan ko na siya ng ito. So, huwag nyo lang ilagay lahat. Magdagdag lang kayo ng magdagdag hanggat ano na. Depende na yun sa ano. First tip lang naman itong gagawin muna natin. Tapos isit aside muna natin. Tapos mamaya babalik ka na naman natin. So, kung gusto mong matutunan to, just keep on watching guys. And please paki-like at subscribe na rin sa aking channel. So, yun. Medyo sticky siya. So, ang ginagawa ko, maglalagay ako ng oil sa aking kamay. So, magdagdag lang tayo ng flour. Okay.
Okay. Pag maging ano siya, pag madikit siya sa kamay niyo, magdagdag lang kayo ng ano, oil. Okay lang naman oil. Siyan, para hindi siya madikit. Mix lang natin siya ng maigi. Kasi guys, kailangan siya i-mix ng maigi para ano siya, para masarap din siya kainin. So kung ano, kung kulang naman sa ano nyo, I mean, kung kulang pa siya, tapos parang madikit pa talaga siya sa kamay nyo, magdagdag kayo ng flour. Saka oil, ganun. Tapos i-mix lang natin siya ng maigi. Hanggat makuha nyo na yung gusto nyo na, pinakamin na gusto nyo na para hindi siya maganan. So, para sa akin, okay na to siya, guys. But parang sticky pa talaga siya. So, magdagdagan ako ng konting flour. Alam nyo, guys, matagal ko na sana ito gusto gawin. Kaso lang, busy. So, minsan, nagmamadali ako gumawa. So, hindi ko siya ma-share sa inyo. So, for today, ito, ma-share ko na sa inyo. Sana ma-ano ko to siya. Sana perfect. Kasi for matagal na ako gumagawa ng pizza. Kasi ito talaga yung pinakagusto nila. So ito, sana hindi ako mapahinga sa inyo. Sana perfect siya. Kasi mostly naman talaga pag ako ang gumagawa, laging perfect. Kahit yung buhay natin hindi perfect. So, dapat yung mga ginagawa natin, lalo na sa pagkain, is maging perfect. So, magdagdag lang tayo ng oil. Kasi para hindi pa siya perfect. Kailangan, pag gumawa ka nito with feelings, para masarap din. Parang pag-ibig. Parang pag-ibig lang yan, guys. Kailangan lagyan mo ng feeling. Para masarap yung pagmamahalan yung dalawa. At charot! So, kinakawa guys. Ito nga yung pinakaano ko. So, sana nakita nyo kung paano ko ginawa. Okay? So, mamaya, next natin yung toppings niya. So, tinan nyo. Hindi na siya dumikit sa kamay ko. So, kahit anong ano pa natin dyan, hindi na yan siya malikip. Okay? So, kailangan lang talaga i-mix na siya ng maigi. Mix ng maigi. So, kailangan lahat ng lakas mo. Lahat ng lakas mo, ibuhos mo para masarap siya. So, yun na guys. Ito na yung pinakaano natin. So, hindi na siya dumikit sa aking kamay. Okay, tinan nyo. Diba? Hindi na siya madikit. So guys, disclaimer muna tayo, no? Huwag niyo pansinin yung background ko, ha? Kasi, siyempre, dito ako sa kitchen. So, yan. Ito na yan siya. And then, ito na yun. Tapos na tayo. So, ito, maglalagay ako dito. So, dito ko siya, ano, lagyan natin ng konting oil. Bakit? Bakit lagyan natin ng oil? Kasi guys, para ano siya, ano yung camera ko. Kasi guys, para hindi siya madikip mamaya. Kasi, hayaan muna natin siya ng mga 1 hour. 1 hour lang muna to siya. And then, cover natin. So, para hindi siya malamig. Hindi mo natin siya ng mga 1 hour. Tapos gagawin natin namin, okay? So guys, ang sa toppings nga pala natin, ito lang yung ita-toppings natin mamaya. So, hindi pa naman natin siya na ano, hintayin pa naman natin siya after 1 hour. So, ito yung ita-toppings ko. So, depende naman yan sa inyo kung ano yung gusto nyong ita-toppings. So, sa amin kasi, ito lang yun. Okay.
beef pepperoni. Ito yun. At saka maglalagay lang din ako ng corn. Okay. So, black olive. Okay. At saka yung pinakalas natin itapin sa kanya pag maluto na siya is ito na yung mozzarella cheese. First kasi ang gagawin ko dito mamaya, so ipapakita ko naman sa inyo. So, baka maano na tayo mamaya, wala na tayo masyadong time. So, ang iuna ilagay ko una dun dito yung ajina niya. I mean, yung dough niya. So, pag malagay na natin lahat ng dough niya dito, maglalagay nga, mayroon pa pala guys, ito pa pala, oh. So, ito yung toppings natin first. Una, ajina, and then ito, yung sauce niya. And then, inix natin ito. Itong pepperoni beef. And then, black olive. And then, corn. At saka yung pinakalas na kung malapit na siya maluto. So, ito, yung mozzarella cheese. So, depende naman yan sa inyo guys kung ano yung gusto nyong itapping. So, depende na yan sa panlasa nyo kung ano yung masarap. So, go lang kayo kung saan kayo masaya. Basta sa akin naman is ito lang. So, mamaya pa naman to. Hintayin pa naman natin after 1 hour. So, sabihin ko lang sa inyo kasi baka mamaya is gipit na tayo sa oras. And then, mamaya, pagkatapos nito. So, ipapakita ko naman sa inyo yung proseso paano ito gawin. Okay? So guys, mag-start na tayo. So maglalagay na ako ng oil dito. And then so ito na yung ano natin kayo. So sana masundan niyo po. Ito yung panggamit natin para ma-ano siya, ma-roll siya ng maigi. Flat na natin siya. Ko siya dito. So, optional lang to guys. Kung cut niya siya or hindi. Depende na yan sa shape na gusto niyo. So, kasi ang akin circle. So, yan. So, ayusin lang natin siya para maganda tingnan pagkaloto. Okay. So, nakita nyo ba guys? Before pala, na-open ko na yung oven. So, napainit ko na yung oven. Para pagkatapos nito, ilagay na lang natin siya diretso. Ayusin lang natin, i-flat lang natin siya. Para maano talaga yung shape niya. Lagyan natin ka-archy-archy. So, yun. Na-shape ko na siya, guys. Okay na siya. Yun na siya. And then, ito yung gagamitin ko. Pizza sauce. So, nakalagay na ako dito. So, na yun. Nilagay ko na siya para diretsa na. So, lagyan ko lang siya toppings.
kapinga natin siya. Kasi ito yung mag-ano sa kanina. So, pwede naman kayo gumamit ng sauce na spicy. Pindi sa inyo, guys, kung ano yung gusto niyo ng spicy or hindi. Pero itong ginamit ko, hindi siya spicy. Kasi ayaw ng mga bata. Ayaw ng mga alaga namin. So, and then, ito, nalagay ko na siya. So, guys, sana sundan nyo na lang po. So, depende naman sa inyo. Ito na lang sabi ko kanina, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong ano, i-toppings. So, ganyan. Okay, ganyan siya. And then, maglagay lang ako ng konting ketchup. Okay. And then, after nito, sorry, hindi ko ano na siya. Maglagay ako ng olive. Black olive ang ginamit ko, guys, kasi ayaw nila yung green. Ito yun naman yung pinaka-favorite nila eh, yung black. So, and then, corn. Parang nahihirapan ako. Lagyan natin ng corn. So, depende sa dami ng gusto nyong ilagay na corn. Depende naman yan sa lasa nyo. Akin, tama lang. So, yung mozzarella cheese, mamaya na to siya. Pang ano natin, pang last toppings natin sa kanya. So, ang gagawin natin is, kailangan ipadry muna natin ang sauce niya bago natin ilagay yung mozzarella cheese. So, ito na siya, guys. Okay? So, yan, guys. Yan na siya. So, dapat ganyan. So, depende sa inyo yan. So, naka-open naman na yung ating oven. Yan, mainit na siya. So, ilagay na natin siya. Kasi ang purpose ko lang dito is madry yung sauce niya bago natin ilagay yung mozzarella cheese. Okay. So, ang ano lang pala niyan, guys, yung apoy niya is 160 lang nilagay ko. Kasi para hindi siya masyadong mainit at hindi siya masunog. So guys, hihintayin lang natin siya na mag-dry yung sauce niya. Tapos ilalagay natin to siya mamaya. Ito yung pinaka-last toppings niya. And then, pagkatapos natin siya ilagay, i-dry na naman natin siya. Para mas maganda naman siya tingnan. So, mag-wait lang tayo ng mga 20 minutes. Kasi nga, tinatansya ko siya. Maluto talaga siya 20 minutes. So, depende na yan kasi, guys. Depende sa apoy na gamit nyo. Pero sa akin lang naman kasi, tansya ko na kasi yung oven ko. So, oven pala nila yun sa akin. So, kayo na mag-tansya. Okay? So, guys, isi-check lang natin, no? Kung na-dry na yung sauce niya. So, ito na siya. Medyo dry. So, lalagyan na natin siya ngayon ng mozzarella cheese. So guys, maglalagay na ako ng mozzarella cheese. So ganito lang siya, guys. Itatoppings lang natin siya. So depende na sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. So mas masarap makasi pag marami. Pero para sa akin, tama lang yung hindi naman totally marami kasi ano siya, guys, yung pangit sa tingnan pag maluto na. So kasi nga, wala na din ako mozzarella cheese. So, special to guys, ha? So, yan. So, naubos na siya. Okay, so, ganito lang siya, guys, oh.
So, ngayon, ibabalik natin siya sa oven. So, maghintay na lang tayo ng mag-golden brown yung sa toppings niya para mas maganda siya tingnan. So, ibabalik ko muna siya sa oven and then wait na lang tayo ng mga ilang minutes. Tapos, para tingnan natin kung ano yung resulta. So, guys, tingnan natin siya, no? Kasi kung okay na ba siya. Ayan siya, guys. Ayan siya. So, medyo nag-ano na, nag-melt na yung cheese niya. So, minutes na lang yan. After minutes, maluto na yan. So, guys, sobrang init. Nainitan ako kasi nga pinatay ko yung aircon. Guys, tips nga pala, no? Pag gumawa kayo ng pizza, or I mean, gumawa kayo ng dough ng pizza, huwag kayong mag-open ng aircon. Kasi, hindi siya lulubo. I mean, basta pangit siya pag maluto na siya, parang magaspang, hindi ko alam. Basta, na-try ko na din yan. So, need natin ng, para ano siya, doon mo siya ilagay sa place na medyo hindi malamig yung dough na ginawa nyo para tumubo siya ng maganda din. Maganda din siya tingnan at maganda din siya kainin. Masarap pala. So, hintayin na lang natin siya, malapit na siya maluto. And then, we will see kung anong resulta. Guys, ito na yung ating pizza. Nandito na po sa loob. Hindi ko lang nakasama po sa stokas lang dyan yung mga busing ko. So, ito na yun. Kanina yung ginawa natin pizza. Nakasan nyo na yung volume, guys. Kayo lang mag-adjust. So, i-slice lang natin siya. Tapos yung nakahintay na sila sa sala. Naghintay na sila na ihatid ko doon. Close natin siya. Sarap. Ang sarap. Kaso hindi ako mag... So, slice ko lang siya ng 6 slices. Linit. Hindi ko malakasan ang boses ko kasi dito ko sa loob kitchen, sa loob. Ayun guys, kumain na sila. Update ko lang kayo. Kasi natin kumain na sila. And then sabi ng alaga ko, bakit daw sarap-sarap ko daw gumawa ng pizza. Sabi ko naman true. Sabi niya oo. Sabi ko wala. And then sabi niya yes. Sabi ko na ano, ganun. Oh, how many percent? Ilang percent ba kung gumawa ko ng pizza? Ilang percent? Kaano pa sarap? Sabi niya 100%. So guys, nasarap ang sarap sa ginawa ko. Masarap naman talaga siya kasi ano, may cheese, may mozzarella cheese. And then yung ham na parang pepperoni ham. And then yung pizza sauce niya. At saka nilagyan ko kasi sa ketchup. So, yung napapasarap sa kanya. And then, yun lang yung update ko sa inyo. So, sobrang sarap daw. So, yun naman talaga yung lalo na pinapagawa sa akin. Pakipasarap ako mag-adjo. So, see you in my next vlog, guys. God bless us all. And thank you for watching. And please, if you like this video, comment below. And then, hit the notification bell para lagi kayo updated ng video na aking upload sa aking channel. So, see you in the next vlog. Bye-bye. And, God bless us all, guys.